Hello mga sisters! Welcome back to our vlog! So for today's video, samahan niyo ako sa aming ladies night out. So first stop, sinundo namin sina Ate Diane Seng sa kanilang bahay, which is 2 blocks away from our house lang naman. Ayan si Ate Di, fresh na fresh from the Philippines. Mapapasana all ka na lang talaga. And on our way to our second stop, naisipan kong mag-video. Wala lang, gaya-gaya lang sa mga ibang vloggers at para makita nyo na rin ang daan sa amin. And by the way, sa mga hindi pa nag-follow sa page, paki-follow naman po. Maraming salamat. At ito, nasa second stop na. Looks familiar, right? So if you've watched my previous video, makikita nyo na nanggaling din kami dito. And yes, tama po, sinundo namin si ate sa work. At ayan, pasakay na ng sasakyan si ate. And the gang is complete! At ito ang aming pretty driver, as usual, na nag-GPS na to our next location. At syempre, while on our way to the restaurant, chismis to the max sa mga married test! 2 years ba naman kaming hindi nagsama-samang lima, diba? May hipon talaga ang mga kwentuhan at chismis, syempre. And by the way, sa downtown Winnipeg nga pala itong dinaanan namin, I just love seeing old buildings, pero may iilan na modern buildings din naman, gaya nitong nakikita nyo. And this is my favorite view, ang Manitoba Human Rights Museum at ang Esplanade Real Footbridge. Oh, sosyal ang pronunciation. Magandang mag-picture-picture dyan. And dito na kami, malapit lang pala siya from the footbridge. And here we are. This is Dwarf No Cachet Cafe and Boutique. Oh, ayan, magmarunong tayo sa pag-pronounce. Ang hirap-hirap. Let's go inside. At sa sobrang excited namin, di napansin ang please wait to be seated. Ayan, pero dahil mga gagad kami, dire-diretso lang kami at humanop na nga ng maupuan. At ayan ang buong vibe ng cafe dito. At tuloy-tuloy pa rin ang pagkukwento while waiting for our food. First food na dumating, ang mixed tempura. Ayan, makikita naman nilanta ka na agad dahil gutom na kami. This order has shrimp, sweet potato, and broccoli. Masarap siya. And of course, pakita naman natin ating face na kunya-kunyari ang magaling mag-chopstick. Next sa ating food ay ang Russian roulette takoyaki. So 10 pieces na tempura takoyaki that has one hidden super spicy takoyaki. At medyo malas tayo ngayon, nakuha ang nakakuha sa nag-iisang super spicy takoyaki. Ayan, tignan nyo kung gaano siya kaanghang, puro red chili paste. At pinatikim ko sa mga kasama ko ang super spicy takoyaki, masisira talaga ang panlasa mo sa sobrang anghang. Nag-umpisa na dumating ang aming mga order, unang dumating yung kay Seng at eto na lang ang kanyang nasabi. Ang order niya ay pork katsu don. At ayan ang aking order, ang teriyaki mayo karage don. At mapapapanginoon ka talaga sa laki ng serving. Dumating na rin yung kay Ate Dai, parehas kami ng order ang teriyaki mayo karage don. Panginoon! 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 Dumating ang order ni ate, malaki din ng kanilang ramen, basta pork yan. And last but not the least, ang order ni Sis Tintin, Daikon Oroshi Ponzu Karage Don. Ay nako, napasabak tayo sa pag-pronounce today. Siyempre, picture muna bago kain. O diba, Instagrammable namang pagkain dito. Come on, let's eat! Masarap ang pagkain, although medyo mabagal ang service. Kaya kung ako sa inyo, dapat maaga kayong dumating dito para una kayong customer, gaya ng ginawa namin. And suggestion lang naman, if mahina kayong kumain, mag-share na lang kayo ng kasama mo kasi big serving talaga. Ayan, kita naman, ang laki-laki ng pagkain, di namin maubos. Balak pa nga naming maglakad sa footbridge para naman matagtag ang aming kinain, pero hindi kinaya, underdress kami, malamig ang panahon. At bago ko sabihin kung saan kami pupunta next, let's just appreciate the beauty of downtown at night. Ayan, di ba? Ang ganda. Okay, so ayun na nga, nagyaya si ate na pumunta sa McPhillips Casino. At sa sobrang excited namin, mali pa ang aming pinasukan. Staircase pala ito ng
parking lot. Kaya pagdating namin ng second floor, puro sasakyan, walang entrance ng casino. Diyos ko po, lima-lima kami, walang nakarealize na mali ang pinasukan namin. Parang ayaw ko na tuloy maniwala sa two heads are better than one. Lima-lima kami, walang nakarealize na mali pala. So ayun, lumabas na lang ulit kami at hinanap namin ang elevator ng casino. Ay naku, ba't hindi kasi kami nagbabasa ng mga signage? At ayun, super takbo si Ate Dai dahil underdress, sobrang lamig sa parking lot. Finally, ito na ang elevator. Walang bayad. Ay, nakatipid sa parking! Halata po bang first timer kami? May dala akong ID yo. 17. Ikaw? Pila na kang dala akong ID? Dana naman? Company ID. Oh my God. May mahanag ng casino eh. May mahanag at casino. So ayun na nga, pinag-iisipan namin paano kami makakalusot dahil ang dalawang kasama namin walang ID. Isa sa kanila si ate, siya pa man din ang nagyaya sa casino. Nag-face mask kami baka sakaling makalusot pero hindi pa rin, hiningan pa rin kami ng ID. At si Manong Guard, ayun, nasabihan pa kami, hindi daw bar ang aming pinupuntahan kaya hindi pwede yung ibang ID. Government photo ID lang daw, hindi pwede yung health card at hindi pwede ang company ID. Just government photo ID. At ayun na nga, wala na kaming nagawa kung hindi mag-isip ng ibang pupuntahan. At hayan, bakbakan naman ang lamig sa parking lot kung natatai ka, uurong ang pagjebs mo. Anyway, naisipan naming magpunta na lang sa coffee shop. And first stop, nagpunta kami sa Stella. Pagdating namin dyan, punong-puno ng tao at hindi namin feel ang vibe. So lumipat kami sa Daily Grind Coffee dito lang sa Portage, malapit sa amin. Okay, may share ko lang no, nung nag-order kami, ang sabi namin tatlong frap dahil nasanay kami sa Starbucks, frap ang tawag. And then ang sabi ng cashier, frappe. At kami nabigla, frappe pala yon. At napag-research ako ng hindi oras. Frappe means ice. So it's ice drink made by blending water with instant coffee, ice, and milk. While frap, which is shortcut ng frappuccino sa Starbucks, is made using brewed coffee. So ayon, meron tayong lesson for today's video. Kayo ba guys, alam nyo ba yon? Or syo nga lang talaga? Comment down below. Anyway, back to our chismisan, pinag-usapan namin dyan ang love life. Ay, wala akong masyadong na-share na love life or mga ex-ex ganyan. Kasi naman wala akong ex. First and last ko kaya si Akim. Haha, kikiligin yan. O siya, hanggang dito na lang. Kami ay nag-enjoy sa aming ladies Friday night out. Thank you so much for watching. Bye!